guys, welcome to my channel. So once again, mayroon tayong gagawin na Toyota Avalon 2017 na Toyota. So Avalon to, ay problema niya ay kuan, dealing shifting, tapos pagka ilagay mo sa D, kumakaldag. Yun ang problema niya. So tapos mayroon siyang ano, trouble code. So mayroon siyang trouble code na kuan, pressure, sensor, switch. Yun ang problema niya. So pending yun, pending yung pressure control solenoid. Kaya titignan natin kung ano yung naging problema niya. So titrace natin. So bibidyoan ko kung paano kunin ang mga resistance ng solenoid para sa ganun malaman nyo kung ano yung mga resistance niya. Kasi mayroon siyang solenoid na mali ito, maliban doon sa pressure control. Yung ano, yung manual to, yung manual pressure control. Iba yung sa pressure control solenoid. Iba rin yung pressure control. Iba rin yung manual pressure control. So magkakaiba yun. Ayan guys, titignan natin. Tara. Ito yung ano ng ano, socket ng transmission, yung nandun sa transmission to. So yung socket galing sa computer, pero ito yung nandun sa may transmission. So yun yung count niya, nandito at isa 1, 2, 3, 4. So 4 yun, 1, 5, 11, 17. So 14, 16, 22. So mayroon siyang 22 na pin. So may 22 siya. So ito yung lahat. So ito yung lahat, 22 ano, wire ng pumunta sa transmission. So kikita mo rito sa ano, turbine. So dito yung input speed, ground. So ground yung number 1, tapos number 2, this is turbine. Sensor signal. So 1 and 2, so yun yung ano sa turbine. Yun yung terminal niya, 1 and 2. Sa input yan, turbine. So ito naman yung counter gear sensor. Ito yung output. Sige. Kuha ka na dyan. So dyan malalaman mo yung ano. So ito yung ano, ito yung input at saka ito yung output. Andiyan na sila. So makikita ito sa ibabaw ng bulb body. So kailangan mo talaga tanggalin yung bulb body bago mo siya matanggal, papalitan. So ayun yung guys, dito makikita mo rito sa malalaman mo kung anong pin ng susundutin mo, ilalagay mo sa positive ng tester at saka negative. So titignan mo rito yung SL2 ground. So SL2, ayan yung ano, positive niya. So magkatabi lang siya yung SL, tapos tignan mo yung SL din. So ayun siyang SL ground na. So yung positive nandito sa 6 sa tabi. Yung SLU ground nandito sa 11. So SLT, SLT 7 at saka positive at saka negative 7 sa negative. Ito magkatabi sa 13. Okay. SL3 positive negative, ayan 15, 16. Ito yung transaxial fluid, yung ano,
ano, sensor ng ano, temperature, sensor fluid. Transaxial fluid to temperature, ground at saka signal. At saka pressure, switch number 3 at number 2. So ibig sabihin, yun yung pressure switch. Dalawa lang siya. Number 1 saka number 2. So dito guys, makikita mo yung pressure switch. Yan yung tinatawag na manual sa ibang term. Ito, ito yung, flat na yun. So may dalawang ano dyan, switch manual. Kung sira din yun, magkakaroon din ang problem. Ito, yan. Tapos ito, this L4 positive saka ground din, magkatabi sa 21 saka 22. So dyan makikita mo lahat yung ano ng ano. Kung kaya madali mo lang i-press, so pwedeng hindi mo baklasin kung gusto mo, kung alam mo yung position ng mga pin. Kagaya nyan, di ba? 1 at saka 2, magkatabi. 1 at saka 2, yan yung ano, 4-5. So, tapos yung number 3, counter. Ibig sabihin yung output. So, input, output. So, malalaman mo sa kung ano dyan, input sa output. Tapos dito na naman yung 5. So, yung 5, yung is LU. Then, ang 5, hanapin mo yung positive ng SLU. So, 11. So, makikita mo yung 11 dito at saka 5. Magkatabi rin siya. Ayan. So, ganun lang guys. Ang ano lang, pag-trace ng resistance kung hindi mo baklasin yung ano, balkan. So, ako, binaklas ko kasi nga, gusto ko ma-sure talaga na madinisan, ma-overhaul yung balbali para one time lang. So, ginaganong ko na. Total, hindi naman siya madali yan. Kailangan na, kumbaga, sure lagi yung trabaho. Hindi tayo nagmamadali. Kasi kung nagmamadali tayo sa paggawa ng transmission, ang transmission, automatic transmission is napakasilan. Mas silan na trabaho. Kasi nga, tatlo yung combination ng ano system nito eh. Tatlong system yung nagtatrabaho sa automatic. Kaya kailangan masusing pag-aaral talaga yung gagawin mo. So kailangan mo alam mo magbasa ng diagram, then alam mo yung function ng mga sensors sa mga solenoid yan. Dapat alam mo yung position niya kasi una-una yung position kagka sinabi niya dun sa trouble code, kagaya yung trouble code na rito. Ito yung trouble code niya. So ito yung trouble code. So ito yung ano, in-scan ko nung una, in-scan ko yan. So mayroon siyang P0778. So pending siya. So yun yung pressure control solenoid B. So yung B ang tinutukoy, pero pito pina-scan niya rin sa Quandaus. Ito galing sa company. Ang nakuha nila is ito, intermediate shaft speed sensor E at saka B. So nangangahulugan ay E pala, o A, kasi yung okay nila rito ang problema lang. So sabi ko, ipas ko ng computer din. So ipinas ko, ito yung pending. Kasi ang ginawa ko dito, dinelete ko siya yung trouble code, then saka ako pinatakbo. Pagbalik ko, ang pending na sumabas ito. So kaya nagkaroon ng malfunction yung sinasabi nilang input sensor. Kasi nga, dahil dito, kuminsan hindi siya nag-shifting because of pressure control solenoid B. So, mayroon siyang pinging sa nangahulugan. Malfunction yung sensor or something na there is a problem na ano siya, low resistance or high resistance siya. Pero so check ko mamaya kung ilan yung resistance niya. So bibidyoan ko rin, ipapakita ko kung ilan yung resistance. Pero siguro by the next video, kasi nga mahaba eh, siyempre kung mahaba yung video, medyo tamad na rin panoorin ng mga ibang viewers. Kaya ginagawa ko, hatiin ko na lang. So ito, i-explain ko lang kung ano yung mga tip para malaman nyo kung paano i-trace yung problema ninyo sa sistema.
kung pag mayroong pending, meaning to say yan, may problema talaga. So, kailangan mo ano, gawin talaga. Kung hindi mo to gagawin, hindi mo ma ano, ma-solve yung problema. Kasi ito, ang nilagay dito, history lang. So, ayan, history lang yan. So, pag sinabing history, pwede mo ma-delete. Kasi ayan, oh, history. So, pag may history, kaya sigla mo, ito history. So, nakaraan, mayroon na siyang history na magkakaroon ng problema. Then, current, ngayon na, magkaroon na siya. Then, pag-pending na. So, pag-pending, meaning to si ko na may problema na, hindi na nag-ano yan, hindi na nawawala, nandun na lang. So guys, sa susunod na video na lang, kasi mahaba na rin, katalakayin ko yung sa bulb body kung paano magkuha ng resistance. Sa ibang video ko makikita nyo yung ibang trabaho ko dun, na yung mga Hyundai, mayroon na rin akong video sa Hyundai, kaya pasensyaan nyo na kasi hindi nakagandahan yung mga video ko. So at least naisishare ko naman kahit papano yung kalaman sa ano, sa automatic transmission. Kasi nga karamihan na ngayon na sasakyan is automatic transmission gusto, kasi nga easy driving, yung madaling i-drive. Kaya lang kung nagkaroon ng problema, yun, masakit sa ulo. Kasi may mga trouble talagang medyo mahirap i-trace yung problem. Eh, una-una, pag-trace ng automatic, kailangan mo gawin ang electrical niya. So, pag okay lahat ang electrical, pumunta ka ng hydraulic. Kasi ang hydraulic is operating combined with electrical system. So, hindi naman gagalaw yung hydraulic kung hindi magpapunction yung electrical. So, ganun lang guys. So, sa susunod na video ko, ibibideohan ko yung pagkuha ng resistance dito sa mga sensors isa-isa, na yung dun sa pin siguro, ganun ang gagawin. Or one by one na sensor. Kasi ayan yung mga sensor na tatlo dyan na maliliit. Then ito, at saka yung nandito sa pin. Bali, apat yung malalaki. Saka dalawa. Ay, tatlo maliliit. Saka yung, ayan yung pressure. Yung iba, ganun, ganito yung makikita mong one. Halos parehas. Kaya lang, pinagkakaiba. Ito, wala siyang pressure control. Ito yung manual na tinatawag sa may mga GMC, manual valve pressure control. So dito naman ang tinutukoy, this is the pressure control na dito. Yung dalawa rito yan, 1 and 2. So ano na yan, direkta sa kanila yan. Mayroon na siyang ground. Tatlo ang wire niya. So naka ano, ayan o, 3 wires. Yan, ground, yellow, at saka orange. Yan ang wire niya. Ano, dalawang pressure control solution. So yun lang guys, bye bye. So see you at the next video. So good luck and God bless you all. So mabuhay tayo lahat. Bye bye.